Hello po mga kaprobinsya, mag-uulam po ako ngayon ng homemade na boneless na bangus. Napakasarap nito lalo na kapag tama ang pagkakamarinate mo. Madali lang itong gawin, bumili ka lang ng bangus sa palengke, yung fresh ah, yung kasing fresh ng crush mo. Oh, ingat-ingat, baka makabili ka ng bilasang isda, bilasa tulad ng ex mo. Oh, paano nga ba tumingin ng fresh na isda mga kaprobinsya? Dapat kulay pula pa ang hasang nito at dapat hindi namumula ang mga mata ng isda. Mas mainam kung ang bangus ay galing sa Dagupan City sa Pangasinan. Dahil based on my experience, talaga namang mas malinamnam ang bangus galing sa Dagupan City. Sa katunayan, taon-taon na ipinagdiriwang ng Dagupan City sa Pangasinan ang Bangus Festival tuwing ika-30 ng Abril, na talaga namang dinarayo ng mga lokal na turista at maging ng mga foreigner. Madali lang mga kaprobinsya ang magtapa ng bangus. Kapag nakabili ka na ng fresh na bangus, ay kaliskisan mo lang ito. Tanggalan ng hasa at bituka at hatiin sa gitna. Tapos tanggalan mo ng tinik at pwede namang hindi. Tapos imarinate mo sa suka na tinimplahan ng bawang, asin at paminta. Ibabad mo lang ito ng magdamag, sakto kinabukasan masarap na iulam sa sinangag. O mga kaprobinsya, ganyan lang kadali magmarinate ng tapang bangus. Oo, marinate, hindi marinade. Ang marinade kasi, tawag dun sa sauce na tinimpla natin upang ibabad natin ang mga isda o kaya ay karne para ito ay lumambot at magkaroon ng lasa. Samantalang ang marinate naman, mga kaprobinsya, ay ang verb form ng marinade. Yan mga kaprobinsya, hindi lang kayo natuto sa aking pagluluto, kundi natuto din kayo sa grammar na itinuro ko. O yan, tapos na pala akong magprito ng tapang bangus. Halika, kain tayo. Talaga namang gutom na ako, napakasarap naman talaga nito. O siya mga kaprobinsya, maraming salamat po sa inyong laging panonood. God bless you po lagi.